Good day everyone! For today's video, pag-aaralan natin ay tungkol sa measures of angles formed by parallel lines cut by transversal. So last video natin, napag-aralan na natin yung mga pairs of angles formed by parallel lines cut by transversal. So ulitin natin, isa-isahin natin sila. So una, alternate interior angles. Pangalawa, alternate exterior angles. Pangatlo, same side interior angles. Pang-apat, same side exterior angles. At panglima, corresponding angles. So ngayon naman, yung mga measurement nila ang ating pag-aaralan. So, unahin natin si alternate interior angles. So, kapag ang pair of angles natin ay alternate interior angles, so sila po ay congruent. So, meaning to say, magkaparehas lang po sila ng sukat. So, ganun din kapag ang pair of angles natin ay alternate exterior angles at corresponding angles. So, yung mga measurement po ng mga pair of angles na yon ay congruent. At kapag ang pair of angles natin ay same side interior angles at same side exterior angles, so yung measurement naman ng mga pair of angles na yon ay supplementary. So, meaning to say, ang measurement nila or ang sum po ng measurement nila ay equal sa 180 degree. So, tingnan nyo itong ating figure. Ibigay nyo nga yung dalawang pair ng alternate interior angles. Okay, so ang mga alternate interior angles dito ay si angle 4 and angle 5 and angle 3 and angle 6. So, ngayon naman, kunin natin yung measurement ni angle 4 at angle 5. So, what if kung si angle 4 ay 50 degree? Ilan ang measure ni angle 5? So, ang sagot natin, 50 degree pa din. Kasi si angle 4 at si angle 5 ay pair of alternate interior angles. So, they are congruent. So, tingnan nyo itong ating figure. Anong pair of angles ang ipinapakita dito? Okay, so ang sagot po ay alternate exterior angles. So, si angle 1 at si angle 8 ay alternate exterior angles. Ngayon, lagyan natin ng sukat si angle 1. So, what if si angle 1 ay may sukat na 70 degree. So, ano magiging sukat ni angle 8? So, ang sagot, 70 degree pa din. Kasi nga, silang dalawa ay alternate exterior angles. So, meaning to say, same measure lang po sila. So, congruent po silang dalawa. So, ito namang figure na to. So, ano ang tawag natin sa pair of angles na si angle 3 at si angle 7? Okay, sila po ay corresponding angles. So, lagyan natin ng measure si angle 7. So, what if si angle 7 ay may sukat na 32 degree? What will be the measure of angle 3? So, ang sagot, 32 degree pa rin. Since si angle 3 at si angle 7 ay corresponding angles. So, yung measurement po nila ay congruent. Ayan po. So, next figure tayo. So, ano pong pair of angles? Si angle 4 at si angle 6. Okay, sila po ay same side interior angles. So, what if ang measurement ni angle 6 ay 110 degree? What will be the measure of angle 4? So, ang sagot natin ay 70 degree. So, bakit po naging 70 degree si angle 4? Kasi po, ang ating angles or ating pair of angles ay same side interior. So, meaning, ang sum po ng kanilang measurement ay equal dapat sa 180 degree. So, kung si angle 6 ay 110, so
180 minus 110 degree is equals to 70 degree. So, ilaless lang po natin siya 180 degree. Ayan. Kasi nga po, ang same side interior angles ay supplementary. So, they are supplementary. So, ito namang figure na to. Ano ang pair of angles na nakikita nyo sa ating figure? So, sila po ay same side exterior angles. So, lagyan natin ang sukat sa angle 1. So, what if angle 1 is equals to 127 degree? What should be the measure of angle 7? So, ang sagot po natin ay 53 degree. So, bakit po naging 53 degree? So, alam naman natin na si same side exterior angles ay supplementary. So, therefore, pag inad natin yung dalawang angles, dapat ang sum nila ay equal sa 180 degree. So, 180 degree minus 127 degree is equals to 53 degree. So, dapat pag inad nyo yung dalawang angles equal sa 180 degree. So, tandaan, si same side exterior angles ay supplementary. So, ayan, natutunan nyo na po kung sino yung mga pair of angles na congruent at supplementary. Ngayon, i-apply natin yan in finding the value of x. So, ang ating given, so angle 3 is equals to 11x plus 6. Angle 6 is equals to 50 degree. So, what will be the value of x? And also, what will be the value of angle 3? So, based sa ating figures, si angle 3 at si angle 6 ay alternate interior angles. So, meaning to say, yung measurement nila ay congruent. So, without solving the value of x, alam na agad natin na si angle 3 ay equal sa 50 degree since si angle 6 ay 50 degree. But then, need nating isolve si x para ma-prove natin na talagang 50 degree si angle 3. So, we have 11x plus 6 is equal to 50. So, equate lang po natin silang dalawa. And then, combine similar terms. So, 11x is equals to 50 minus 6. So, 11x is equals to 44. So, ang value ng x ay 4. So, pag sinubstitute natin si 4 sa ating angle 3, so we have 11 times 4 plus 6, which is equals to 50 degree. So, si angle 3 at si angle 6 ay may magkaparehas na sukat, which is 50 degree. At ang value ng ating x sa given ay 4. Okay, next, we have angle 2 is equals to 9x minus 2. Angle 7 is equals to 7x plus 14. So, now, let's find the value of x. And also, find the measure of angle 2 and angle 7. So, si angle 2 at si angle 7 ay alternate exterior angles. So, they are congruent. So, angle 2 is congruent to angle 7. So, therefore, we have 9x minus 2 is equals to 7x plus 14. And then, combine similar terms. So, we have 9x minus 7, x is equals to 14 plus 2. So, we have 2x is equals to 16. So, x is equals to 8. So, ang value ng ating x dito ay 8. So, meron na tayong value ni x, which is 8. So, makukuha na natin yung measure ni angle 2 tsaka ni angle 7. So, i-substitute lang natin siya sa ating equation. So, we have 9 times 8 is minus 2 is equals to 70. So, si angle 7 naman, so 7 times 8 plus 14, which is also equals to 70. So, parehas po sila ng measurement, which is 70 degree. Okay, next, we have angle 2 is equals to 20x, and angle 6 is equals to 21x minus 4. So, find the value of x. And what will be the measure of angle 2 and angle 6?
So, si angle 2 at si angle 6 ay corresponding angles. At ang measurement po nila ay congruent. So, angle 2 is congruent to angle 6. So, therefore, we have 20x is equals to 21x minus 4. So, equate lang po natin yung dalawang equation. And then, combine similar terms. So, we have 20x minus 21x is equals to negative 4. So, negative x is equals to negative 4. So, we have x is equals to 4. So, dahil may value na tayo ni x, i-substitute lang natin siya sa equation para makuha yung measurement ni angle 2 at ni angle 6. So, we have 20 times 4 is equals to 80. And then, 21 for angle 6. So, we have 21 times 4 minus 4 is equals to 80 degrees. So, same measure po sila, which is 80 degrees. So, angle 2 is equals to 80 degrees and angle 6 is equals to 80 degrees. So, next, we have angle 3 is equals to 110 degrees and angle 5 is equals to x plus 69. So, what will be the value of x and what will be the measure of angle 5? So, si angle 3 at si angle 5 ay same side interior angles. So, therefore, yung measurement po nila dapat equal sa 180 degree. So, para makuha natin yung value ni x, i-equate lang natin siya into 180 degree. So, si angle 3, i-add natin kay angle 5, then equals natin sa 180 degree. So, we have 110 degree plus x plus 69 is equals to 180. And then combine similar terms. So we have x is equals to 180 degree minus 110 degree minus 69 degree. So solve for x. So x is equals to 1. And to get the measure of angle 5, so i-substitute lang natin si x, yung 1 kay x. So we have 1 plus 69 is equals to 70. So, ang value po ng ating, ang measure po ng ating angle 5 ay 70 degrees. So, pag inad natin si angle 3 at si angle 5, ang sagot po ay 180 degrees. So, 110 degree plus 70 degree is equals to 180 degree. And for our last given, so we have angle 1 is equals to 13x plus 8. And angle 7 is equals to 5x plus 10. So, find the value of x and find the measure of angle 1 and angle 7. So, si angle 1 at si angle 7 ay same side exterior angles. So, pag inad natin yung dalawang angles, ang sum po nila ay 180 degree. So, equate lang po natin yung dalawang angles into 180 degrees since sila po ay supplementary. So, we have 13x plus 8 plus 5x plus 10 is equals to 180 degree. Combine similar terms. So, we have 13x plus 5x is equals to 180 degree minus 10 degree minus 8. And then, 18x is equals to 162. So, x is equals to 9. So, ang value ng ating x ay 9. So, makukuha na natin yung measure ni angle 1 at ni angle 7. So, i-substitute lang natin si 9 sa ating equation, sa ating x. So, para sa measure ni angle 1, so 13 times 9 plus 8 is equals to 125 degree. And for the measure of angle 7, so we have 5 times 9 plus 10 is equals to 55 degree. So, pag inad natin sa angle 1 at sa angle 7, equals siya sa 180 degree. So, 125 degree plus 55 degree is equals to 180. So, ayan, alam nyo na kung paano isolve si x at kung paano hanapin yung mga measure ng ating mga angles. So, tatandaan nyo lang yung mga pair of angles na congruent at pair of angles na supplementary. So, ganun lang po siya, kasimple at kadali.
So, sana po meron kayong natutunan sa araw na ito. Yun lamang po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time.